pinasinabi ko naman sa inyo, di, ang hirap kasi magsabi na, oh, yung kanlaon, sasabay sa ganito. Ang ako, mas purpose ko pang, ang opinion ng tao, hati. Mas gusto nila huwag nila sabihin, mas gusto nila sasabihin. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakay natin ang mga nakakakilabot na mga panganib na kakaharapin ng isang lugar sa Metro Manila. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Isang lugar na tapat lang ito sa kalsada at hindi ito malayo sa school o universidad. Isang aksidente na kung saan may bata at estudyante na nadamay at may nakita akong isang kainan at vendor ng lugawan ang nadamay at nasalpukan ng sasakyan. Dahil na din sa tindi ng impact nito ay may nakita akong mga nasawi. Isang kalsada sa lugar na ito ang nakikita ko sa vision ko na bigla ang pagbagsak ng poste. Nagkaroon ito ng pinsala at pagkasira ng sasakyan. Ngunit sa taong ito, apat na sunog ang magaganap pa lamang dito. At ang isa nito ay tapat ng kalsada. Dadaanan ko po ang lugar na ito kung ano man ang nakikita ko sa vision ko ay pareho sa lugar na nakita ko. Maging maingat lamang ang mga taga dito sa lahat ng bagay na magiging sanhi ng sunog dahil sa pangyayaring ito. Ito may ilang buhay ang nadamay. Lagi po natin tandaan na Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit kung ano ang makapangyarihan o pangitain ay hanggang dun lang din ang aking masasabi. Ang mahalaga ay huwag po nating makalimot na manalangin tayo sa bawat oras ng buhay natin. Ito ay ang mission ni Madam sa Tayuman. Kung ano man yun ay wala pa rin makakatalo sa time team na panalangin natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.